Okay guys, so nakapag-picture na ako dyan. Mamaya ako na lang titignan. And guys, so nakapasok na tayo sa Harry Potter area. Ay, Shrek! Gusto ko yun! Para lang pala tumaas. Yung hold lang na ibang bangga na papataas na. Yung nagpipicture dito, hindi sila kasing crowded talaga dun sa Universal Studios Singapore. Oh my God, tumibilis. At the Universal Studios Store. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, sa video na to ay isang bago na namang place ang ating pupuntahan, which is ang Universal Studios Japan. And guys, ngayon andito tayo pa rin sa Shinsaibashi area, which is dito located ang ating hotel. At ngayon is pupunta tayo sa Midosuji Line. Then from there is pupunta tayo sa Universal City, which is yun yung MRT station na nearest sa Japan na Universal Studios. Uulan pa ata kasi guys, sa lukuyan habang binibideo ko to, bumabagyo. And ito yung non-stop daw yung bagyo sa Pilipinas. Kaya dito din, umuulan din dito eh. Pati sa China, merong mga balita dito na nakikita ko sa TV nila. So, ang pinagdasal ko lang is sana hindi umuulan kasi guys, nakalagay din doon sa mismong parang website mismo ng Universal Studios Japan na kapag ka daw yung weather daw ay something hindi maganda is may karapatan daw silang i-cancel or i-close yung mismo park. Bali guys, ang sasakyan natin is itong Midosuji Line na red na nakikita nyo. Then bababa tayo from here to Shinsaibashi Station to Dobutsuwenmei. Then after dun sa Dobutsuwenmei is lilipat tayo sa Osaka Loop Line at doon yung papuntang Universal City. Ayun guys, so papaubos na yung Ekoka card ko kaya re-reloadan ko na siya dito sa mga machine na to. Ayan, since I'm down to my last 2 days dito sa Japan, ang ginawa ko, yung mga points na natira ko is inihulog ko na pag-load dito. So, naka 3,000 yen siya na na-accumulate para hindi masayang. So guys, nagtuloy-tuloy na nga yung ulan dito ngayon sa Japan. Ngayon bumili ko ng umbrella na to. Actually, sikat sa kanila yung umbrella na ganito, yung transparent yan, tulad ng kay Kuya. So, ang price nito 700 yen. Ngayon hinahanap ko yung Osaka Loop Line dahil pupunta nga tayo ng Universal City. Ayun guys, so take note ah, yung train station dito hindi siya magkadugtong. So lalabas ka. Ganun ang siste. Okay, baka mamaya kasi maligaw kayo. Hindi sila magkadugtong. Grabe guys, so nandito na kami sa Universal City Station. Oh. Lahat ng mga nasa train, like 95% dito pumunta. So crowded ang ating pagpunta. Actually guys, ito yung target ko dito eh. Yung Harry Potter na area na yan. Na parang may snow effect. Parang ang lamig, no? Ayan! So dito exit guys. Sa left side. Yan, as you can see, no limit. May mga passes pala na ganyan, no? So tap na natin card natin. Wow! Ito na guys, nasa Universal Studios Japan na tayo. Actually, ito yung mga nakikita kong area na kung saan hindi pa siya dun sa mismong loob ng park but napakadaming bilihan ng pasalubong. So I think mamaya na lang pauwi. Pauwi tayo mag-check lang ng mga store pero hindi nakabibili dito kasi guys, pricey dito eh. Like, hindi siya worth it. I mean, worth it siya. Kaya lang, for me, if ever kung magtitipid ka, hindi siya worth it na dito ka bumili. Mas worth it na bumili ka dun sa labas. I mean, sa mga ibang stores sa labas. Like, kung gusto niyo ng ibang pasalubong thing, ganun. Pero kung meron kayong mga kids na kasama or kids at heart na mahilig sa Mario, mahilig sa Minions, mahilig sa Harry Potter, pwede dito. Ito yung best option. And ayun, mayroon ditong Gap. And dyan guys, sa Gap na yan, ang ibang mga tinda dyan is a parang collaboration ng mga cartoons dito. At ito yung Universal Studios Store. Ayan, as you can see, napaka-laki. Ayan, lahat ng mga headband, mga merch, andyan, di ba? Ay, ayan na, the Parkfront Hotel. For sure, mahal dyan. Itsura pa lang, gigintuan na. And katabi niya kasi Universal Studios. So guys, yung famous na famous, oh. Tignan nyo. 3,700 pala tong balanggot ni Luigi sa kani Mario. Diba? Usong-uso yan. Pero tayo, pumasok na tayo muna. Huwag na muna tayo mag-iikot dito. Mamaya ako na lang kayo dito. Maganda maglibot dito kapag ka malamig. Tapos naka-trench coat ka? O naka-coat ka? Wow, oh. Look. May McDonald's dyan, guys. Tapos dito may mga Gongcha, may strawberry store. Ayun, natingin nyo, another store na naman ng Universal Studios.
A hotel! May another hotel! Napakadami naman palang mga ano dito. Tawag dito, napakadaming mga hotel na nakapaligid. Pero for sure, yung mga pricing yan ang mahal. So ilalagay ko dito yung mga estimated na price ng bawat hotel na nandito sa tabi ng Universal Studios para kahit papano may idea kayo if ever na gusto nyo dito kayo mag-book, gano'n, para pag-gising nyo agad is kayo agad ang unang nasa pila kasi ito na agad mismo. Kasi ang disadvantages naman nun, mahal, pero ang advantages is isa ka sa mauunang pipila kapag ka-umaga, gano'n. Grabe, roller coaster guys, oh! Kitang-kita agad! Gusto nyo ba sumakay ako dyan? Comment lang! Gusto ko! Gusto nyo? Siyempre, di ako sasakay. Takot ako sa gano'n. Ayoko dun. Ayan guys, ang famous na famous to art ng Universal Studios Japan! Ayan! Alam nyo ba, bumili ako nito. Kasi umuulan kanina. Nangyari na naman sa akin, nangyari dun sa Hong Kong Disneyland. Bumili ako kasi akala ko ay babagyuhin ako. Ay, hindi ko naman ganyan pala, oh. So worth it kang pala pagbili. Pero guys, ang araw ngayon, dito sa side na to, maaraw. 700 yen din to, pero okay lang. Parang gusto ko din kasi magkaroon ng transparent na payong. Diba? Madaling ko siya sa mga susunod kong travel. Kahit malaki. Kaya naman ko sa maleta. Ayan! Universal Studios Japan! Ayan, ipapakita ko sa inyo guys ang aking struggle as a solo traveler. Meron lang ako remote, tas itong tripod. Magpipicture ako dito. Okay guys, so nakapagpicture na ako dyan. Mamaya ako na lang titignan. Medyo madami naman yung picture ko. So papasok na muna ako dito. Para sa globe naman ako yung picture. Kasi guys, ayan yung ticketing area. And ito yung globe. Pwede kayo guys nagpicture dito sa globe kahit hindi kayo papasok sa loob. That's the life hack. If you want here, a life hack, that's it is. And medyo less crowded yung nagpicture dito compared dun sa ano ah. Compared sa Singapore. Ayan guys, so nakapag-video na ako dito in picture. So ito yung picture ko dito. Ayan, grabe. Tignan nyo naman kasi sila lang, tapos sila lang yung nagpipicture dito. Hindi siya kasing crowded talaga dun sa Universal Studios Singapore. Kaya ang saya mag-video at picture. And ayan no, as you can see, bumabagyo dito ngayon. Grabe yung punta ko, ang saya, bumabagyo! Guys, sarcasm yun ha. Baka mamaya, akala nyo, real talk na natutuwa ako. Oo nga pala, ito nga pala yung price ng tickets if ever na pupunta kayo dito. So, pwede kayong bumili ng annual pass, 20,000 na yen. Tapos yung annual, Universal Prime annual pass is 48,800. Then itong pang isang araw lang is 8.6K. Disabled studio pass, siguro ito yung mga PWD. Tapos 1.5, isa't kalahati. Tapos 2-day study pass ito. Tapos twilight pass guys, if ever napupunta kayo ng ano ba 15? 13, 14, 15, 3 o'clock PM pataas. So mas discounted siya ng onte. And guys, oo nga pala, mas magkakaroon kayo ng discount kapag ka umabail kayo sa Klook. So guys, yung link ilalagay ko sa ibaba. And guys, yung link na ilalagay ko sa ibaba, click that one if you want to avail. Plus, use my code PAULIVAN5OFF para makakaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng i-avail niyo sa Klook. Mapa flights, hotels, and activities. Applicable yan ha. Kaya huwag kayong mag-alala, makaka-discount kayo. Basta gamitin nyo lang yan and minimum purchase yan of 2,500 pesos. Plus, 500 pesos discount na maximum yan guys. Kahit ever na na-reach nyo na 500 pesos discount, pwede ang gawin nyo sa iba't-ibang account nyo gamitin. Account ng family, friends, travel buddies nyo, and etc. So ngayon, let's go and enter sa Universal Studios Japan. Number 2 na to ng Universal Studios na pupuntahan ko. Manifesting, mapupuntahan natin Universal Studios Hollywood. Promise ko yan sa inyo. So if ever na kapag ka bumili kayo via Klook guys, hindi nyo na kailangan pumila dun sa unang pila doon, yung tickets na pila. Dire-diretso na kayo dito kasi ipe-present nyo lang yung QR code nyo. Kasi kapag ka bumili kayo, may QR code na kasama. And ganun na kadali. Very easy. Tatap nyo lang doon or papatap nyo na lang. Then pwede na kayo pumasok. Direct entry. No kaya to guys, bakit may pila na mga bag? Ganun ba? Okay, nakapasok na ako dito ngayon sa Universal Studios Japan. And guys, meron kasi doon security check. Like parang sinecheck ko ano yung mga laman ng bag mo, ganyan. Bawal pala sa kanila guys dito yung selfie stick. Bawal din sa kanila yung tripod. So, paano ang picture ngayon? Doon lang ako nagre-rely. Paano ako mag-picture? Hayaan mo na.
At least nakapag-picture tayo dun sa dalawang, sa arko tapos sa globo. Okay, let's go. Let's explore this one. Ayan! Meron silang area tulad nito, oh. Parang ganyan din dito sa Universal Studios Singapore. Like, parang ito atay New York nila. Ayan, mga kainan din. As usual, mga souvenir shops. Ayan, Universal Studios Store. Ayan. Diba? Ngayon, ang iniisip ko, saan tayo ngayon magsisimula dito? Wala bang mapang pinamimigay? Hindi ako nakakita ng mapa. Ah, okay. Ito, mayroong map. Kaya lang ano siya, naka-standby lang talaga ng map. Okay. Ito tayo, guys. Andito tayo sa section ng... Ah, may Shrek! May Shrek! Gusto ko yun! Tapos may Spider-Man, Despicable Me, Minion, dito, kasi ito yung Harry Potter. Ah, dito yung Harry Potter sa side na to, guys. Dito. Dito sa side na to. Sesame Street, Space Fantasy. Tapos kapag ka diniretso to, is Minion Park. Okay. Dito muna natin. Kasi ano, okay. Feeling ko dito muna tayo sa mga attractions dito. Kasi umulan eh, hindi tayo makapag-picture sa Harry Potter. Guys, naaalala ko, meron nga pala tayong ano, meron tayong binili na express pass, which is yun yung pass na ginagamit para makaagad ka sa pila. Like parang meron kang lane na parang exclusively sa mga express pass holders. So yung link ilalagay ko dyan sa ibaba para if ever na kung gusto nyo nga yung tipong hindi nakikipila, kasi minsan kasi 1 hour, 1.5 hour yung pinipilahan. Kapag may express pass kayo, dire-diretso kayo. And yung iba naman dito, hindi na kailangan ng express pass dahil kapag ka solo traveler ka or single, kung tawagin nila, mayroong single lane na kung saan kapag may single lane ka, is pauunahin ka agad kasi parang ikaw yung pang fill in sa mga gap ng mga rides, ganun. Alam nyo ba, isa sa express pass ko itong Hollywood Dream. Pero di ko naman kaya yan. Masasayang na agad yung isang express pass ko. Ayun, natigan nyo guys. Ayun yung backdrop. Ang pag-iintay, 60 minutes. Pero kapag ka singles ka, ayun o. Singles. O, 50 minutes lang. Parang ganyan din. May express pass ka din. Yan. Wala akong nakikita gumagamit talaga ng tripod. Wala, hindi talaga ako makakapag-tripod. Ay, nako Lord. Ang chubby o. Oh. Sige. Umiyaw kayo dyan. Ano? Alam niyo yung pagbaba pa lang na yun. Hindi ko na kaya yun. Kasi guys, ito, share ko lang sa inyo. Hindi ko alam kung nabida ko sa inyo na nagpunta tayo sa Singapore. Natrauma ako sa rides doon. Pagka may nagpunta kayo ng Singapore ng Universal Studios, mayroon yung color red na ride. Doon ako natrauma. Ayan, papunta tayo ngayon sa Harry Potter. Daming kainan dito guys. Mas malaki siya kumpara doon sa Singapore. Okay, hindi ko na nga i-mention yung Singapore. Baka sabihin nyo sa vlog na to, eh, puro pinagkukumpara ko yung dalawa. Alam ko naman na mayroong ibang expertise ito, ibang specialization, which is mas madami talaga to. So, sige, hindi ko na i-kukumpara guys. Ayan, para mga Sanrio yung team Snoopy, ganon. Ngayon guys, pupuntahan natin yung Harry Potter. Bakit? Number one, gusto kong matikman kasi yung Butterbeer. Kung tawagin doon, napakadaming mga nakikita sa Butterbeer if ever na pumupunta sila dito sa Universal Studios Japan. And that's my main target. Ang ganda yun, tignan nyo. Pagpapasok kayo dito, ganyan yung makikita nyo, parang mga pine trees. Gaganda. Ayan na, nakikita ko na yung mga building ng Harry Potter. May pa-effect-effect sila dito na ano eh, na something na... May mga speaker yung loob ng puno. Kaya naririnig ko yung mga huni ng ibon na parang nagmumula sa isang dimension ganun. Sabi ko sa sarili ko, 3 o'clock pa lang aalis na ako dito. Kaya lang parang feeling ko, yung ganun kaikli ng visit dito is not enough. Kasi super laki at super lawak. Kaya ngayon hindi tayo magpapahinga sa paglalakad dito. Iikutin talaga natin siya ng medyo mabilis. Dahil guys, bukas flight. Flight ko na bukas pa uwi ng Pilipinas! Ayan! We're entering the Harry Potter area. Ayan guys! So nakapasok na tayo sa Harry Potter area! Ayan na yung mga Potter beer, oh. Yun yung mga iniinom nila. Yan yung bibili natin!
Yay! Yun agad ang ating bibilin muna. Para mabili na natin. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click niyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto niyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow niyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And mayroon din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video! Medyo mahal yung butter beer nila ya. Pero okay lang. 700 yun. Ito yung price, ito yung conversion. Mamaya na lang ako magko-convert kasi pagka nag-convert ako, hindi ko nabibili eh. Kasi nagtitipid na. I mean, parang iniisip ko, ay, ang mahal, ganun. Yeah, rule number one, pagka mag-travel ka, huwag kang magko-convert. Well, tinagwa ko yun. Ayan guys, yung price, butterbeer na non-alcoholic cups, frozen butterbeer. Feeling ko yung frozen butterbeer parang slurpy siguro yun. So, dito lang ako sa butterbeer. So, 700 yen siya. Kung with souvenir, 1,200 yen. And kung in premium, stains fine. 4,600 yen. It's Barbie for the first time? Yeah! Yeah, thank you! Arigato Barbie, please make good Barbie. Thank you so much! Thank you! Ayan guys! Ang ating butter beer! Thank you! Arigato! Thank you! Ayan guys! So titikman ko na itong Wizardly World of Harry Potter Butter Beer. Hanggang ngayon, inuubos ko pa rin siya. Ano siya guys? Parang... Ayan guys! So ngayon, titikman na natin for the first time itong Butter Beer ng Harry Potter. Ang sarap niya guys! Parang siyang caramelized Sprite. Tapos yung tuktok niya, parang usually sa atin, parang matamis siya na cream eh. Pero hindi siya ano, hindi siya yung tipong rock salt and cheese level. Hindi ganun. Sarap! Carbonated siya. Sarap siya guys. Worth it siyang itry. Like parang ang nangingibabaw na lasa sa kanya is caramel, ganun. Don't judge me pero parang ano siya, parang hindi ko na siya gaanong nasarapan nung hindi na siya malamig. Like parang feeling ko masarap siya pagka cold, ganun. Kasi hindi na malamig eh. Parang kahirap lununin ganun. Pero according sa mga friends ko, lahat sila nasasarapan. So baka iba lang tayo ng panlasa. So baka pag kayo, okay sa inyo. Pero sa akin parang nung nawala yung lamig niya, parang alam niyo parang beer tapos kapag hindi malamig yung iniinom niyo. Ganung level. Worth it siguro to pag may yelo. Yeah! Nilagay yung yelo. Tapos chaser. Punta na tayo sa Hogwarts. Wow. Ganda no? Tingin niyo meron kayang laman yung loob niyan. Minsan iniisip ko yun kapag kakunyari sa mga castle din, kung meron bang laman yung mga building na ginagawang ganyan or it's just a mere display. Diba? Makikita nyo, meron dito parang tubig na super dilim na nagmamatch sa team nila. Siguro ganun pala din yung style. Dilim. Pero may nag-filter naman. Meron mga gumagalaw din sa side na. Ganda, lakas na ka-vibe na ng Harry Potter. Tapos ang pinaganda dito, nagbe-blend lagi yung weather niya. Every time na kapag nakakakita ko ng mga videos o pictures about dito, parang ang gloomy lagi. Di ba kapag ka-gloomy weather, parang yung bagay sa Hogwarts, sa mga ganito. Diba? Ganda. Tapos doon sa part doon, pwede kayo doon mag-something na picture. Ay, napakadami palang bilihan ng butter beer. Kahit pala doon, oh. Yan. And guys, nakakatakot yung rides na yan sa loob. Share ko lang. Yan yung parang roller coaster ata yung loob. Na sinasabi sa mga ibang vlog ay parang yung damami sa Singapore. Ayun na naman, nasabi ko na naman tuloy. Pero nakakatakot yun guys. Tapos from here, makikita nyo yung Super Mario area. Kaya lang hindi tayo dun kasi makakapunta dahil super daming tao dyan. Ang alam ko, kumbaga limited lang yung may access dyan. Dapat nagpapareserve. Ganun, eh, super dami talaga. Lagi, kapag ka nakakita ko, tingnan nyo, kapag ka nanonood kayo ng mga vlogs, bihira lang yung nakakapunta dyan kasi usually, nagko-close yan. Ayun guys, oh, kapag ka bumibili kayo ng wand, pwede nyo gawin yan.
feeling kami nagkocontrol dun sa loob, ano, kapag kaganyan. Kasi wala naman talagang magic yung mismong one, diba? Ah, meron pala talaga. I mean, na may sensor siguro yung mismong wand. Ang galing! Ang galing, tingnan nga natin saan ba nakakabili ng wand. I mean, gusto ko lang makita. Ayun, oh. Wizarding equipment. Pakikita ko sa inyo. So, yung mga equipment. Makikita nyo dito. Ayan, may mga pang-baby. Mga pang-maliliit. Ito, oh. Mga... yung mga uniform nila. Slytherin, Ravenclaw, tapos ito, Gryffindor. Tingnan natin kung magkano siya usually. 16,000 yen. Thank you. Yan. Tapos ito, Hufflepuff. Yan. Tingnan natin yung mga wands. Iba't ibang price guys yung mga wands. Oh. Interactive wand. Ang price niya, 5,500. Ayan. Cherry, aspen. Hindi kasi ako guys, fan ng Harry Potter, kaya baka mali ng pronunciation yung nasasabi ko, ah. Please bear with me. Asan yung pala Harry Potter? Bellatrix. Death Eater. So, may ilaw-ilaw na gano'n, ah. Makatakot. Excuse me. Professor Snape. Ayan, kay Voldemort. 5-5. Actually, 5-5 pala lahat. Hermione. Asan yung kay Harry Potter? Dito siguro. Ala! Saan kayo kay Harry Potter? Tanong ko nga. And ayan guys, yung kay Harry Potter. So, ayan, mga interactive one yan guys. Ito ah. Ayan. Harry Potter. Galing na detail kahit yung pagka-engrave. Di kanya. Yan lang guys. So ngayon namabas na tayo sa Harry Potter area. And actually, mga rides kasi dito medyo nakakatakot. Ako talaga guys, pagka kunyari sa amusement park, dadalhin niyo ako. Sa limang tao na magra-rides, ako yung hindi magra-rides doon. I mean, isa sa limang tao na hindi magra-rides, ako yung isa na yun. Hindi naman dahil KJ or what, but duwag talaga ako guys sa mga rides. Aminado naman ako doon. Like, natatakot kasi ako kapag yung force ang bilis. Kaya yung mga sinasakyan ko lang kapag ganito yung tipo nakaupo ka lang tapos meron lang 4D, ganun. Mga kundi yung mga Ferris wheel, yung mga ganun di ako takot kahit may heights yun. Ayun guys, ito naman, Joss naman to. Merong ride dyan guys na ganun. Ano ba to? Horror ba to? I mean, nakakatakot ba yung rides na to? Search ko muna sa TikTok. Ayun guys, okay, dito na lang tayo. Mukhang hindi naman siya, ano, wala naman itong nakakatakot. Kung meron man, ala akong choice. Ito na lang talaga ang part at ang magagawa ko. Ayun natin. Ayun guys, naka-express pass kasi ako, so ang bilis ko. Guys, kapag ka ito, ano? Ano ko nga ito, ano? Roller coaster? Kasi parang napanood ko lang sa TikTok, parang ano lang siya eh, nasa dagat lang, ay nasa tubig. Nakabaklak. Ayun na guys, Diyos ko Lord. Guys, sa gitna ako na-assign. So nakapagitna ako. So kami pating dito. Kasi liw nang kakainin. Na yung ride. So hindi kasi pwede mag-video doon. Ang grabe. Nakita niyo naman, 'di ba? Nakapag-video ka ng konti ng mukha ko lang.
Ganun pa lang guys, kinakabahan na ako paano pa kapag kayong tunay na ride. Kasi iniisip ko baka mamaya ako parang Rio Grande, yung biglang babagsak like, boosh, yung gaganon. Hindi ko kaya. Ngayon, tignan natin kung makakapasok tayo sa Mario. Hey, nandito sa Joss, ang ganda ng menu. May burger, may cake, may nuggets, may fries. Ayan, tama yan. Mag-alisa ng mga tao sa pinupuntahan ko para... Sabi, nakakatakot yung ride. Tingin nyo, kaya ko yun? Hindi! Ayan guys, so Jurassic World. Ay, Jurassic Park pala. Sa Water World pala. Ay, ito yung Super Nintendo World. Oh. Ayun, nakikita nyo. Feeling ko close. Ramdam ko. Ramdam ko close to yan. Ipapaputol ko yung daliri ko kapag ka-open. Paputol ko. Nakikita ko sa vlog kasi close eh. Ayun guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, close siya. But, open siya pero ano ka, straight time entry ticket. Kailangan ng time. Like for example, yung available na nearest time. So, yung scan nito. So, if ever na magpupunta kayo dito, scan nyo yung QR code na yun para malaman nyo kung ano yung mga available time na available. Guys, 5 to 6pm yung unang available time and yung next naman 6 to 7pm. So, sabi ko nga sa inyo, di ba, dapat nga hanggang 3 o'clock lang ako dito kasi madami pa akong gagawin so since Ribashi and etc. na mga lugar. So, unfortunately, this is not the right time para makapunta ako dito sa Super Nintendo World. So, babalikan kita, I promise, babalikan ako dito para meron pa namang more reasons to go back sa isang amusement park. So, yun. Babalik na lang tayo guys dito. Hindi tayo makakapunta dito ng ganung oras. Let's go. Punta tayo sa ibang attractions. Ayun guys, sumunta naman tayo dito sa Elmo Snoopy sa kakay Hello Kitty World. Feeling ko ang team nito Wonderland kasi yun yung nakalagay o. Oh. Wonderland. Ano kaya ang mga pwedeng makita dito? Ayan, mga pangganyan akong rides. Tingnan natin kung may singles dito. Ay guys, ang kulo, may museum dito si Snoopy. Like, ang ganda oh. Lakas na ka pambata. Mas kung dito naman ako tatama, mauubos oras ko. Para pambata talaga siya guys. Ayan guys, 15 minutes yung waiting time kay Snoopy na ride. Pwede na din to. Para meron tayong masakyan sa theme park na to. Ng team ni Snoopy. Ayan guys, mabilis lang ha. Piliin ko sa next ikot tayo na. Ayan guys, malapit na tayo. Tawang-tawa ako yung mga ganitong rides sinasakyan ko sa edad kong 2. Esensya na ulit, hindi ko kaya yung mga roller coaster eh. Kung gusto niyo yung mga roller coaster ride, manood kayo sa mga ibang vloggers, yung atin mga pangkit lang. Okay, nakasayay na ako sa rides ulit. Napaikot-ikot. Ang init guys, ay ina. Ano ba itaas? Taas. Ah, okay. Ay, ito itaas. Whoa! Para lang para tumaas, i-hold lang na ibababang gano'n, papataas siya. Oh. Ah, sige, magsigawa kayo natin sa likod. Hindi mo nakatakot yung rides? Grabe! Gusto ko yung mga ganito rides! Parang ano siya, parang chill-chill lang. Grabe oh! Kahit ialog-alog ko, hindi ako nahihilo. Welcome to Universal Studios Japan! Tapos na nun? Dudala pa atang 1 minute. Ang bilis! Wala na, tapos na nun. Ayan, magpalamig tayo. Wow! Doon guys, sa dulo, Sesame Street. Eh. Ikutin ba natin? Sige, ikutin natin. 128 pa lang naman. Pakikita ko lang sa inyo. Ano siya guys? Parang cupcake na Sanrio o na Hello Kitty o. Kukunti lang yung nagra-rides. Kukunti lang. Dito nga tayo. O, tiga mo nga. Mahihilo na naman tayo ulit for today's video. Kasi walang linya eh o. So, sasalak agad tayo pag huminto ito. One. Tignan nyo guys. O, hindi na ako nag-intay. Joke. Para naghintay lang ako ng mga 30 seconds, ganun. So, let's go! Dito tayo. Solo natin area na to. So, sana po hindi po ako masuka. Handa na ba kayong mahilo? Ayan na, kasi handa na rin ako. Okay. Di
mga rides po natin ay pampahilo lang talaga. Ay, oh, 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 oy, ay. Para siyang simple pero talagang yuyug-yug ako. Oh, oh. Ah, chill lang pala. Chill lang, chill. Tingnan niyo mga nasa likod ko. Oh my God, oh my God, tumibilis. Ba't tumibilis? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ba't tumibilis? Pinititigilan na naman ako. Basic! Ang bilis naman, Diyos ko. Kung gaano kabilis yung binila ko, ganun kabilis yung ride. Like, parang nagtagal lang ata ng 30 seconds na umiikot kami. Ayan! So, dito tayo sumakay ngayon kay Elmo. Elmo ba to? Ayan, guys. Tayo na yung next ata. Tayo na ba? O, hindi pa. Tapos ito, papakita ko sa inyo. Kita niyo rides na yun. Para siyang Vikings na maliit lang. Cool. Pero hindi ko pa rin kaya yan. Ayan! Sa green tayo! Ayan yung paligid, oh. Ayan yung Harry Potter, yung Elmo. Ayan yung globe. Ayan yung roller coaster. Diba, guys? Ayun, oh. Hindi ko kaya dyan, oh. Umiikot-ikot pa. Wow. Baby lang talaga yung ride na to. Pangkit lang. Okay, guys. Ngayon, ang ating tutunguin naman ay ang Minions. So, dire-diretso lang natin to kasi sa bandang dulo yon. Ang despicable me. So, let's go. Ang gusto ko lang, guys, din mapanood dito. Alam niyo yung parang kapag sa mga ibang amusement park na parang wait lang, mamaya madedemori tayo isa ko sa tugtog. Ang gusto ko, guys, ngayon mapuntahan yung parang nasa sinihan ka. Yung parang mga movie, uupo ka lang muna, ganun. Yun ang gusto ko. Ano kaya ito? Sweet kaya ito? Mini-isip ko rin. Let's see. So, guys, bumili ko dito sa vending machine. In-expect ko, tea kasi, tapos tinranslate ko sa Google Translate. Ito, ibig sabihin nito, sweet, nakalagay. Guys, hindi, never na ako talaga mag-experiment sa mga drinks. Hindi siya matamis. Like, matabang siya. Ayoko ano matabang na lasang siya alang. It's either tubig or parang C2 or iced tea sa atin yung dating. Ganun ang gusto ko. Pero hindi eh. Tignan niya, nakikita niya may nasa likod. Uulan! Ayan guys, oh. Studio Star Pokemon Halloween Restaurant. Pokemon themed restaurant siya. Ayan, tignan natin. So, ang pagkain dito, yan. Parang curry to, no? Tapos cake. So, 950 yen, 700 yen, 1,100 yen, 84 yen, and 24 yen. Ang ganda guys sa area na to, bo. Parang ang area na to, ang lakas maka-Hollywood na puro mga studio lang. Like, halatang hindi totoo yung mga building. Di ba? Cool! Dito muna tayo sa May Spider-Man. A few moments later. Pinabagyo ako! So, ang daming sinarang rides. Feeling ko yung mga indoor lang na mga attractions yung bukas. Like, tignan nyo guys. Sarado na yung roller coaster. For sure, sarado na rin yung mga sinakyan ko kanina kasi exposed yun sa open field or open area. Okay, ito na tayo sa Minion Park. Ayan. So, maghahanap tayo ngayon ng pwedeng sakyan dito o panoora na cute lang, ganon ulit. Ayan guys, 55 minutes yung waiting time dito. Sana may singles. Or wala. Alam, walang singles. Yung pa naman ang aking inaasahan. So guys, may singles pala. Tignan nyo, if ever may singles, may sasakyan. So tayo, single. So, mahaba ang ating lalakarin. Ayan guys. Akala ko roller coaster. Hindi mo pala roller coaster. Buti na lang. Ayan guys, yung itsura ng car. Ah! Okay guys, we're about to end our USJ trip. Pero meron pa akong gustong isang itry yung 4D na ride. Kasi meron tayo doon express pass. Pwede natin gamitin doon. Then after nun, let's go na. Pero bago ako umuwi, papakita ko muna sa inyo yung mga souvenir shops dito sa area. Ayan pa. Oh, yung theater.
Like yung parang mga gusto ko kaya ako nakaupo. Parang theater lang muna. Sige, sabitin natin kung tayo umalis. Ayan. Medyo mukhang madaming tao but I think kaya pa naman ako makasingit dyan kasi solo traveler lang naman ako. Okay, so umuulan na naman and ngayon we're about to go sa ating last attraction or show na pupuntahan dito sa Universal Studios Japan. Kasi guys, diba sabi ko sa inyo, kumuha nga pala ako ng Express Pass. So isa sa mga attractions included sa Express Pass ko, ito. Kasi apat yun eh. Isang yung Jaws, isang ito, and yung dalawa roller coaster na hindi ko kaya. Kasi yun lang available Express Pass, but it's okay. So let's go. Ngayon guys, mag-ano tayo, Cinema 4D. Yan yung sinasabi ko sa inyo, naka-express pass ako. Ayan o. Though wala namang gaanong pila, but yung express pass guys, super blessed. Ito. So, makapasok na pala ako. Yung nahaba din pala yung pila. Para makuha yung liyo. Ngayon guys, so Jujutsu Kaisen ang panonoodin natin in 4D. So yung pagka-express pass ko, doon sa pila sa labas, umepekto. Pero dito, hindi pala pwede. Since parang huli din ako dito. Dahil dapat, kung gusto mo una, yung next show, yung current show na yung pinuha ko. Dahil nabangadali na ako. At padahit pa ako hinahabol ng mix na store sa Sensei Basho. Kasi guys, share ko lang sa inyo. Dito sa Japan, mabilis magsara yung mga store. Like 5 PM pa lang, 5:30, 6 o'clock sarado na. Hindi nagtatagal naman alas 8 ng gabi. Pag alas 8 ng gabi, mga sarado na lahat karamihan. Like 85% ng mga stores. Ganun. Ayan, papasok na tayo. Ang ganda ng theater style nito. Sana may upuan pa. Diyos ko, napadaming tao. Ah, sarap tayo. Ayan, so ngayon palabas na tayo dito sa Universal Studios Japan. And nakita ko may lockers dito. So mapakita ko muna sa inyo bago ako lumabas kung magkano yung mga bayad sa mga lockers. So, may power bank din pala. Ang mga lockers ay ayan, 500 yen ang halaga. So if ever na puro 500 yen. Ah, same size lang lahat, walang large. Walang large, guys. And of course, bago tayo matapos dito sa trip natin sa Universal Studios Japan, is itutur ko naman kayo sa mga shops doon sa labas. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung paglabas na paglabas niya ng train is kung saan kayo makakabili pa ng mga ibang stuff. Ayan guys, so di ba yun yung exit? Kaya exit ko lang. May mas malalaki pala dito na locker. If ever, kung gusto nyo, 1,000 yen naman, oh. Ayan, puro mga 1,000 yen. Ayan. Malaki. Pero kahit na ganun, for sure, hindi pa rin kasya doon yung mga maleta nyo. Kaya I advise na doon lang kayo sa mga train station maghanap. Like, doon sa mismong train station, sa Midosuji Line, madami doon. May small, medium, large doon na maleta. Hala, nakalimutan ko, nakapag-tap na ako doon sa mismong train. Hindi ko na ipakita sa inyo yung store. Pero guys, I think it's better for you to witness and to check it na lang. Pero naglalaro yun sa 3,700 pataas kapag kayo mga Mario hat ang kailangan yung bilhin. And yung iba naman 2,000 plus. Ganyan lang naman mga naglalaro yung mga price doon. And guys, nag-enjoy akong mabuti dito sa aking trip. Dito sa Universal Studios Japan. And again, kapag ka magbubook kayo dito, gamitin yung link dyan sa ibaba para guys magkaroon kayo ng extra discount. Plus, use my code IAMON5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng nangyayabil nyo sa mga flights, hotels, and activities. So yun lang guys, maraming salamat. That's all for this vlog. And that is Universal Studios Japan.